Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. So nandito na naman tayo ngayon sa HYX Enterprise para sa panibagong bike check guys. So magpa-bike check tayo, siguro ito na yung pinakamahal na bike na iba-bike check natin. Ayan o, nakikita nyo sa likuran natin, time trial bike. So time trial bike, TT bike yan o, TT. Sa mga mahilig mag-TT bike dyan, ayan o. Guys, by the way, pa-support ng aking YouTube channel. Please don't skip the ads para magkaroon tayo ng revenue at magkaroon tayo ng budget na pampili ng GoPro para ma-improve natin ang ating video quality pagdating sa pagba-bike check. And guys, napakaganda nito. Excited na ako yung bike check to. So wala nang intro guys. Diretso na kagad tayo. Bike check na natin tong TT bike. Nagawa yan ng HYX. Ayan, HYX. So guys, ito oh, ganda ng ating TT bike na gawa yan ng HYX. Pauna lang po, wala po akong masyadong alam dito pagdating sa time trial bike. Kung ano lang yung makikita ko sa inyo at yung naibigay sa akin detalye, yun lang po ang maipapakita ko. Pa-comment na lang guys kung may mali akong masasabi. Ayan o, oh, diba o, oh, first time nating mag-bike check nito, diba? At sa malamang guys, carbon ang frame na to, fork, saka rims. At yung seat post. Ayan, palagay ko ito carbon din to. Ayan, so mamaya alamin natin. Simulan natin sa head, sa frame. So sa frame niya guys, grabe. Ang lapad dito, ang lapad, promise. Ayan, kita niyo yung kamay ko, oh. Oh, lapad, siguro mga 4 inch to. Mga 3 to 4 inch. Ang haba. Pag kinapaan mo to, parang sticker yung HYX niya, guys. Carbon nga. Dinig nyo, guys. So, carbon. O, di ba? Ito yung down tube niya. Ayan. Tapos, itong top tube niya, carbon. Carbon talaga. Carbon. Promise. Na-amaze ako dito sa TT bike na to. Tapered ba to, guys? Biglang gano'n, eh, no? Tapered yata ang ating head tube. At may logo dito ng HYX. Ano, HYX. Para siyang decals pag kinapa mo. Malamang internal ball bearing tayo guys. Na seal bearing to kung hindi ako nagkakamali. At dito, ito guys, so hindi ko alam may cover dito. Ayan, hindi ko alam kung na nakata. Ay, hindi, may, ayun pala, butas. Ayan, butas guys, oh. So, meron ka lalagyanan dito. Kung ano yung mga pwede mo ilagay. Pera, susi, patch kit, etc. Ayan. Ito dito siguro internal. Dito dumaan ang mga kable ng ating mga preno, etc. At ito yung top tube niya. Wala masyadong nakalagay sa top tube. Ito lang. HPMC. High pressure molded carbon. Oo pala. Eh, kasi inano ko kasi ito, pinepress yung carbon niya. Eh, oh. At dito sa seat tube niya may HYX. Lapad din to guys. Ang lapad. At pa-curve to dito. Pahulma ng gulong. Ayan. Meron siyang dalawang lalagyanan ng battle cage dito. Dito, beer. Ay, ano to? Ba't tatlo? 1, 2, 3. Asawa ni Marie. Araw, gabi. O, diba? Ba't tatlo siya? Ayan, guys. Siguro pwede sa baba, pwede sa taas. Ayan. Sa akin lang yan, guys. Paki-comment na lang ako kung meron pang ibang part. Bakit tatlo? Pero para sa akin, pwede mo ilagay sa baba, pwede mo ilagay sa taas. Nasa sa'yo yun. Tapos dito, meron din lalagyanan. Ayan. So, hindi ka pwede maglagay dito ng beer kasi time trial to eh. Ayan, hindi ka naman magra-ride eh, oh. Ayan, oh. So, bawal minom dyan. Bawal uminom. Lagyanan. Dalawa may lagyanan ng tubig. Tapos, itong sa may bandang bottom bracket niya, guys, oh. Tingnan mo, oh. Laki. Siguro press fit to. Press fit ang ating, ano, bottom bracket. Laki nito, oh. At, kaya siguro malaki to. Sabi sa akin kasi wireless. Ayan, kita nyo mga wire, no? Wireless yan mamaya sasabihin ko. Dito sa chainstay niya may HYX pa rin. Tapos ito, ito yung caliper. Ayan guys. Ayan yung caliper. Hinahanap ko kanina yung caliper dito. Wala akong makita. Andito pala, oh. Nakatago. Ayan. So, siguro may cover to, guys. Ayan, may cover. Mayroon ako nakitang plastic kanina. May mga accessories na kasama. Ayan, oh. O, diba? At dito sa seat stay, walang masyadong design. Ayan, seat stay. Sa fork tayo.
Sa fork, ang lapad, oh. Na kulay pula na HYX. Ang lapad, guys. Woo! At ang ano niya, caliper niya, naka-integrated sa frame. Tama ba ako? Biglang gano'n na. Ayan, oh. Kasama siya sa frame. Ayan, oh. Tingnan niyo, guys, oh. Oh, di ba? Nakaka-amaze. Oh. Ayan, silipin natin. Ayan, oh. Di ba? Ang ganda. Ang ganda ng caliper niya, oh. Oh, TRP, ang caliper niya. Ganda. So, pag palagay ko yung caliper niya naka-integrated sa frame, tapos integrated sa fork. Ayan. No, di ba? Di ba? Di ba? Doon tayo sa ano? Sa hubs. Yung hubs niya, carbon. Carbon, guys, oh. Carbon. Sealed bearing to. Ayan, pakiramdam ko talaga, oh. Nararamdaman ko sealed bearing, guys. Tapos, quick release. Ayan, para kasi kapag naplatan sila, mas madali sila makapagpalit ng gulong. At bilangin natin ang spokes. 2, 4, 6, 8, 10, 20. 20 holes ang ating hubs na carbon. Bladed. Bladed ang ating spokes. Kung hindi ako nagkakamali, stainless na to. Bladed yan. Ayan, oh. At ang ating hubs, carbon din. Ayan, carbon din to, guys. Ang lapad. Siguro nasa ano to, guys. Tatansyahin ko lang, ha. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Nasa 100 millimeter to. Itong lapad ng ating rims na to, na carbon. Nasa 700, kita nyo naman, guys. So, ERD 519, ISO 633, hindi ko alam yan. Pero model siguro na to, F9R. Ayan, oh, fast forward. Ayan, FF. FF, ayan, oh, ayan. So siguro yan yung brand ng ating rims. Tapos ang gulong natin, ang gulong natin ay Maxxis Pursuer. Ito, ito kilala ko to. Na 700 by 25C. Ayan, oh, di ba? At syempre sa kabila, ganun din, carbon na hubs. Ayan, wala, walang tatak. Carbon na hubs na quick release. Tapos bilangin natin 2, 4, 6, 8, 10, 12. 24 holes dito sa likod. 20 sa harap, 24 sa likod. Bladed pa rin yung spokes. Palagay ko stainless yan. Tapos fast forward na rims. Kung ako nagkakamali, 100 millimeter ang haba nito. Made of carbon. Carbon yan. At ang gulong natin ay Maxxis Pursuer 700 by 25C. Ang ganda nito, guys. So, di ba? Ito yung seat post niya. Seat post niya, carbon. Ayan, lapad din. Hanapin natin. Ayun, ayun yung ano, lock niya, oh. Yan yung lock. So, dyan mo ilalock yung iyong seat post. Pag gusto mo iangat, luluwagan mo yan. Ayan. Cover yan para hindi malagyan ng dumi. Tapos, ito tingnan mo sa ibabaw, oh. So, ma-adjust mo yung saddle mo papalayo o kaya papalapit. Ayan. At yung upuan niya, gawa ng physic. Ayan, dito, baliktad. Andito yung kanal pababa dito, hindi dito. Ayan. So, maano lang siya, maliit. Ang liit lang niya, guys, oh. Tapos, maliit lang to. Di ba, mahahaba yung karaniwang natin na bike check. Ito, liit lang, oh. Ayan, oh. So, ito, daanan ng ihi pa rin yan. Saka yung utot mo. Ayan. At dito sa likod, oh, parang meron siya lalagyanan ng ano, ilaw. Di ko lang para saan to. Booster siguro to. Bush. At dito meron din butas, oh. Ah, yun. Tornilyuhan. Yun pala yun. Pero ito, malaking misteryo sa akin to. Palagay ko, ilaw to, guys. Ilaw yan. Or kaya number. Yung number mo pag nangangarera ka. Di ba? At dito tayo ngayon sa handlebar. Eto, guys. Talagang, sorry, baka magkamali ako, ha? Eto siguro, rest. Ayan, rest. Sinakaganyan ka. Ayan, rest. Hindi ko alam kung drop bar ba to o handlebar. Paki-comment na lang, guys, kung anong ba tawag ba talaga dito. Ayan. Ito, basta ito, patungan niya, patungan. Tapos ito, hawakan. Ayan. Tapos ito yung caliper niya. Ayan. Caliper niya, oh, Shimano to. Shimano STR6060 yata, kung hindi ako nagkakamali. Ayan. Tapos ayun yung isa pang caliper. Tapos ito, guys, tinuro sa akin, wireless shifter pala to. Sabi, wireless. Ito, oh. Ito FD, saka ito FD rin yan. So, dalawa pwede nating pindutin na FD. Isa dito, saka isa doon. Tapos, itong kabila, RD, saka yon RD. Ayan, parehas yan.
So gusto ko sana mapakita sa inyo, kaya lang isa lang yung kamay na pwede kong gamitin, hindi ko na mapapakita. Ayan. Ito, basta wireless yan guys. FD-FD, parehas yan FD. Siyempre, pag dito ka nakahawak, ayan, pag dito ka nakahawak, dito ka pipindot. Pero pag dito ka nakahawak, dito ka pipindot. Ayan. So, nagpa-function parehas yan. Ayan ha. FD-FD, tapos RD-RD. Ayan, carbon to. Carbon, carbon yan. Yung stem natin guys, carbon din. Ayan, ang haba nito, siguro mga 120. Yan, carbon ang stem natin, guys. Carbon. Aha. Tapos, ito. Siguro ito yung ano, transmitter. Transmitter to siguro, guys. Ayan, oh. Kasi, oh, ayan, oh. Ito yung wire. Anong FD. Ayan. Transmitter nga to. Ayan, transmitter. Oh, dun tayo ngayon sa kabilang side ng bike. Bike, bike, bike. So ito guys yung kabilang side ng bike. So makikita lang natin dyan yung crankset sa yung cog. So simulan natin dito sa crankset niya. Wow! Ultegra! Ultegra. Ito yata yung pinakamataas na model ng Shimano. Kung hindi ako nagkakamali guys. Siguro alloy ito. Yung kanyang crank arm. Pakorek na lang ako guys. Hindi pa ako napag-bike check ng Ultegra. Pero palagay ko alloy ito. Na 175mm siguro to. Medyo nahahabaan ako. Ayan. At ang ating chain ring, 53. Full lucky nito guys, 53. Tapos yung pinakamaliit, 39. Full lucky nito, pangarera na talaga to guys. Di tayo aabot dito. Hindi tayo aabot dito, promise. Ang chain ring natin, alloy siguro to guys. Ayan, alloy. Kung hindi ako nagkakamali. Pa-comment na lang ako guys, pa-educate na lang ako tungkol sa Ultegra. At itong kanyang hand, pedal ay Genie. Genie na silvering. Ayan, oh. Pero palagay ko, pag ano, may bumili nito, papalitan ka agad to na klets. Ayan. At ang FD natin, Ultegra din. Ayan, oh. Ayan na wireless. Ah, sabi na nga ba, kaya malaki tong bandang baba eh. Nandito yung mga receiver. Nandito yung receiver. Kasi nandito yung transmitter. Tapos, yung receiver nandito. Ayan, Ultegra. At syempre, ito yung ating RD, Ultegra din. Ayan, so ito yung kable. Tingnan nyo, ang nipis ng kable, oh. So malalaman at malalaman natin na electric yan. Kasi manipis, oh. Ayan, papunta rito yan, papunta dito. Nandito receiver nyan. Hula ko lang, ha. Ang pulley natin, standard. Hindi yan electric pa, na. Standard yung size. Tapos, Via Japan Shimano, HG701 na kadena. At ang cogs natin, gawa pa rin yan, syempre ng Shimano. Ayan o, naka-straight Ultegra tayo. Straight Ultegra. Na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 speed ang ating cogs na Ultegra. So, straight Ultegra ang ating TT ngayon. Ayan, sa mga mahilig mag-TT bike. Ito, para saan kaya to guys? Tingnan nyo o. Ito o. Para saan kaya yung ano na yan? Itong parang bakal na yan. Ayan o. Diba? At palagay ko wala na ako nakalimutan dito sa TT bike na to. Napakaganda nito guys. Promise o. Diba? Ayan. Pa-comment na lang guys sa inyo. Baka mali akong nasabi pagdating dito sa TT bike. At dagdag na rin kung meron akong hindi nabanggit. Ayan guys. Ang ating bike check ng ating HYX TT bike, o time trial bike. Napakaganda nito guys. Ayan. So sa mga magtatanong ng price, makipag-unayan na lang sa HYX Enterprise. Ilalagay ko na lang sa description guys yung kanilang contact number at pati na rin ang kanilang Facebook link. Ayan, oh, napakaganda nito guys. Ayan, oh, diba? So hanggang dyan na lang guys ang ating video. Huwag kalimutan pindutin ng like at mag-comment na rin kayo guys sa mga mali o kulang kong nasabi pagdating dito sa bike na to. At huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check video. So hanggang dyan na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye! TT Bike! Time Trial Bike! Kicks! Ano, ganda guys. Ganda, promise.